Ari na ta sa mga practical nga realidad ba sa atong simbahan, no? Dili daghan sa mga Katoliko manimba. Mao ginay before, even before sa COVID. Naara sa mga 15% to 20% depende sa diocese ang manimbahay. Pero nagingon diri nga ang Cebu mas daghan kumpara sa uban. Naatas mga 20+, 25 to 30%. Oo, no? Pero sa uban ay 10% lang. So, usap pasabutan ng 15%. Pasabutan na sa usa ka gatus ka Katoliko, 15 ray manimba. Ang 85 dili. No? Katoliko, pero dili masimba. Sabot pa pag COVID. Kay mag-online naman lang. O niya, pag-uma nga, relax na ta, ano na ta, morang happy na ta, balik sa normal yun nga, optional lang itong mask. Ang uban, di pagin gihapon, manimba. Ngayon ano, nindot mag-uning, kuhan ba? Nindot maning ka ng online kay human ug paminaw na human ug misa online na human na sa kung paglimpyo sa kumbay. So naminaw rin sa wagin sa simba niya, di nagin ba? No? So, imaw na reality. O kining nabilin nga, o kining mga 15-20%, o ambot pila na ron, post-COVID, paro po ni sila, not all of them are active nga nagservisyo sa mga ministries. Ang uba na o magpanimba mo uli, ang ilang commitment simba na yun. Ayaw. Kabantay mo nga, usahay mo, announce nga, pahibalo, human in Santos nga Misa, ang tanang mga katikista pabilin, alang sa inyuhang meeting. Mga Knights of Columbus, pabilin. Pag human, pila rin nagpabilin. Most people uli na. Nga, kinisang niyan sa simbahan nga ng alagad, ang uban pag hindi na, hapit na ng kapunungan, giapilat. Mao nga, kada organisasyon na Asia, kada adlaw lain-laing uniforme. Karang adlawa, ang iyang uniforme green, kay San Jose, pag-ugma na brown, San Antonio, pag-ugma na blue, inas ko na panabang, napuwa, sagrado corazon, na violet, holy face, na puti, lourdes. Yan, yapa iyang uniforme, katikista. Ano to na, munang, imo pa isahon, kinsay katikista. Kinsay ko, ayatan na lagi. Kinsay kantor, di arah naman. O, ato na lang utanan. Ang problema, kung magdunga, nag-meeting, asa magkatambok? Ang imong tuong gamot, o dito, ang pikastil, o dito. Napagay, grabe, ana, o mag-amot na dungan. Mopay kuwang ang imong pensyon para sa imong maintenance. Amot na saan? So, pakiksunan, napagay worse. Ah, ako lang ipakita ninyo ang senaryo sa kasimbahan na itong lain-lain parukya mo. Eh. Mag-indigay, nindutin nga mo. Ah, kaya na sila, mga tiguang na kami, mga butanon me. Oh. Alang ilang, gaya-iya na sila kami, mga update me. Oh, kana ila kinaraan kami, bago me. Ah, updated me, kana ila kung ano, obsolete na sila. Mag-kumpitensyahan na eh. Kanya, mayro ba kita mga anta? Kay kita, o oh, sara, sa gugma ni Kristo. O oh, sara, lagi kunota. Pero kung may kalihukan, ay, sa mga karismatik naman na. Ay, sa mga kuwan na, matilabot niya na. O, oh, ano na. Huwag ngayon sa parukya niya. Ah, sila may nag-inisito na, hilara na. O, nang uban, nang ilang kanta, mas may paingno na nato. Kay kita, kitara gihapon, kung mamatay kita, uban ka niya, mabanhaw kita, nga kitara gihapon. Ano, kaya na. Ha? Mau na kontra sinodalite kay kita ra. Oh, kibaw ta na dunga na to. Sinodality is journeying together, magdungan nagpanaw. Why mabiyaan? Unay biyaan huwaton. Oy, duta chuya. Ni ganahan ka nga ikaw pinaka bright na kay ka dito, imo ka uban dito wa gyud ato huwaton. Magdungan ta ni kami nga upod ikaw ra usam tikaw maguna ka sa langit mga kauban. Pila ra makabuhok. So, mao na atong kanta nga kay kita usara sa gugma ni Kristo o manan ako nagkanta. Karon gusto sa atong simbahan, labi na sa atong Papa, na i-quote niya ang Isaiah 54:2, ha? Enlarge the space for your tent. Niini
gina-welcome na to, kay ani ni siya, kay ugma maghatag og talk sa National Human Life International nga Congress, ni-organize si Dr. Bulisir, at tumay sa Grand Hotel, no? Na yung sa ka-obispo gikan sa gawas, ilado kayo ng bishop, si Bishop Snyder, usan na sa mga speakers, daghan kami, no, doktor, mga ngilgin ito, pari, ka-obispo, no? Yung ano, gi-appel niyo kong doktor, kami randuhan, nag-isibo. Ako dito niya, samtang nag-prepare ko sa kong material, sa kita, ginako ba, unsagid ang kahimtang ron sa itong simbahan. Kita ko din eh, niyata sa Pilipinas, okay rin siya kaita. Majority na ito, katulik ko, mag-process yung tawagi. Huwag yun, magbagot-buti na, bisag na traffic na, ano man eh. Ano, katulik ko matatanan, di ba? Hapit. Majority man. Pero sa ubang nasod, looy. Kinahanglan yung ka mag-inay, nga, labi na ito kag India. Minority, rabi ang katulik ko dito. O niya, magpaisog-isog ka dito, yung mga kundagang kay mga Muslim dito, na tanan ko, yaw, mawa ang simbahan, maghinay ang simbahan, makikdialog nga ang simbahan ba, ang approach sa simbahan dito, kita usahay din eh, kuha naman ta, relax na kita, katoliko. At yung China, persecuted ang mga katoliko. And many other places. Before sa COVID, dito ko sa Papua New Guinea, ginvite ko sa Osaka Mission Parish, sa Bumana, Port Moresby, Papua New Guinea, sa Osaka Amigo na kong pari nga Vincent Jan, mga pari nga nagdala sa San Roque Parish o ng Congregation of Missions. So I was there, pila kabuan, hapit ko na abtig, lockdown, nakita na ko ang realidad sa misyon, labi na sa Papua New Guinea, dili sa yon. Dili sa yon. Ang ilang archdiocese ang Papua New Guinea, ang archdiocese sa Port Moresby, maura ni archdiocese nga duhara, kabuok pare, ang diocesan, ang tanan nga religious. Kung huwag pa dito mga missionaries, purti na gano'n itong SBD, nakita na ko mga Carmelites, tuwa dito mga Vincentian, tuwa dito mga Salesian, mga Dubosco, mga purti, na gana, no? Mga Pilipino, purti na gana, nagoy mga tulo, upat na naka-obispo ng Pilipino nga na dito. Ang ilang obispo, MSC, sa Bumana. So, pauna, mga, grabe ba yung lahi man ang challenge ni? Makasabot mo ito sa in-English, pero lahi, yun, lahi, no? Gamayra, Minaw ra, sabut ra, pagkawal, makalimot. Oh, so, di na ako in-Italy unsa. Kining, nakita na ko ba nga, wisdom gini sa ginuog yatag sa tupapa, bito? Karong panahon na. Kaalam ni, muna nga, ato ning i-pray, matun pa sa last part sa video, pray for the church. Kay, unsa mang gidiay ang mission para sa simbahan, karong panahon na. Nga ra, ang atong simbahan katoliko, ang atong naandan o sa unang panahon na ay mga parokya gihapon ni ganina na istorya na kong usa ka katekista na taga Sikihor. Kauban akong teacher sa University of San Carlos, retired na siya sa siya ka Doctor of Education. Mr. Brad, ulit ako sa amo sa Sikihor. Yeah, kontak na ko sa mukura paroko, unsa may mahimo na ko para sa parokya. O makutubaga. Yeah, akong gipadala yung mga libro. Huwag yun eh, thank you. Abot ako dito, kaya gutugi kong serve kay Dugay kita sa nagtudlo. Dugay kita sa University of San Carlos. Ang saan ang atong makatunan kay ako i-share. Samtang nag-istorya mi dito. Nihingo man siya nga. Ako may gipadaso mismo. Ako ay magbuot din eh. So, muradili kayo siya welcome ang mga ideas ika sa mga laiko, sa pastoral council siguro, no? Sa adi ko magsilbi din eh. Murag matuok man ta din eh. Ang tayo may mo. No? Ang tawag niya na clericalism, ug maunay gusto ni sa Santo Papang inahinayo na ito og koreksyon. Kay si Pahan Masada, mga laiko, empowerment naman ko, eh, daghan ba yata? Kung itanaw ni percentage-wise, niya daghan kitag mahimo. Patol pa ni Bishop Bagani, before Vatican II, kay sa before sa Vatican II, ano yung mga reforms ato nakita karon, produkto ni sa Second Vatican Council, before ana, ang laiko, ang atong participation sa simbahan, grabe ka, minimal. Di ka kadungog og lay, parehan ako, maghatag, recollection, wala na. Pare kita, pare na kita. Nga, nagkadaghan ng mga tao ron, ng mga pare, shortage masa, nag-anan sa juta itong mga pare. Og ato lagi sa ligan ng mga pare, tanan, kapoy na ba ya? Kana alam pang himog, sakramento, dili na lalim, sila namin magkahimo na. Ang pagwali, trabaho, gina nila. Pero magbuhat masa na nato. So, pwede ta nga makuha-kuha na ito ang ilang loon, pinaaging ang kita makasangyaw. So, karon empowered na ta.
Pero dito sa Amerika, doon si magkukatuig dito nagtuyok-tuyok, 35 states out of 50, na ako'y retreat dito sa California. O sa kaparukya dito sa Plasencia, ang ilang parukya mga puti, nanawag na ko ang pari ng Amerikano, si Father Tim. Brother Ali, I'm very, very sorry to inform you that the scheduled retreat is canceled. I said, oh, it's okay, Father. May I know the reason why? The participants are not ready to listen to you. These people are the old conservative Catholics who listen only to priests. When they learn that the retreat master is not a priest, they cancel the reservations. And so, we cannot have a retreat this weekend. I said, it's fine, Father. God wants me to rest this weekend. Nakaingon ko, wa man ko ka dumog dire nga gi-cancel kay dili ko pare. Dito na ako yung mga lugar nga pare lagi ilang paminahon. Ba pagyod, no? So mo na nga dinhi gusto sa Santo Papa nga kanang clergy only nga na practice sa simbahan kaniadto, ang tawag niya na clericalism. Ang opposite sa tanalain sad nga ang mga laiko mao'y magbuot. Ang mga laiko magpadagan tanan ng pari, mga diktahan na lang. Ha, ang tawag niya na, laity only ha, kita mga laiko. Ang tawag niya na, lay season. Dili sa damao. Dili sa damao. So what is ideal? The ideal is, ang mga laiko, ang clergy, together, sa atong hierarchy, magtambayayong, na maminaw sa Espiritu Santo. Kaya kitang tanan na matay Espiritu Santo pagbunyag. Mauna, ang kaigsunan, ang sinodality. Here we start to listen to each other. O tanggingon ganina, bisan bata, God can speak to children. God can speak to the members of your community, to the parishioners, mga ordinaryong mga tao, mga peripheries, katutos, kadaplinan. Pagsugod bitaw, ane, namin mga kipanghimo ba ng interview, may tustabuan, nila kabuog ha. Kung sa may reliyon ninyo, sister, ano itong nindira ba? Sa Katoliko, oh, Katoliko, oh my, very good. Ganang, kadungog ba ka ng sinodality? Sa, ay, ambot, ay, unsa na, ay, ang ako lang, gawa, diyo ko'y halin rung panahon na, ay, gamay, kaya kukwa, kuwa, so, imagine na, rago na, doon ba si Basa Nicola sa likod na, ang concern, yung taon nilang mahalinan silang buwan. O, oh, isa po, unsa na sinodality, makao na, makakakwarta ta niya. Luyas, ano? So, mana yung realidad ba nga? Kita ang tingsimba, okay rin kita. Sige, kita kadungog, ini magbutanga, balik-balik. Balik-balik, kita tagposter. Pero ang mas baga ng bahin sa atong simbahan, wa pagyod kabati ni ini. So, niya. O niya, ang atong tema sa synodality kay communion. Okay? Common union. Participation, pagsalmot, paghiusa, pagsalmot, o pagmisyon. Kumun man nato di nga misyon. Misyon man sa simbahan. Dili man ni misyon sa katao. So nga nung magkanyakan niya man ta. Nabi tayo sa ka-community, hindi lang ko mamensyon sa nga na. So, Brad, pwede ka na mo ma-invite? Iko, okay na. Invite na magka. So, di, Brad, imo ka na mo leader. O, leader. So, sa bansa, nami na kong mga gatherings ba every, nawandod ba to, every week ba, every maga, daghan kayo mi, Brad. Ya, ikaw, Brad, nakita na potential ka. Iko, kadiyot lang. Okay na ko matambong ko, ganyan ko imbitahon. Kausa, kaduha. Pero ayaw ko yung mga leader, kaya naanam ko yung trabaho. Takan mo kubuluhan doon na simbahan. Total, pareha naman tagpanulungan. At ito lang panguha sa uban, kaya daghang kayong mga potential leaders sa gawas. Ayun lang kung kuha kay nahiluna naman ko. Ano ba? Total, pareha naman tagrumbo, pareha naman tagpanulungan. Usa na may atong tumong. Usa na may atong misyon. Kini itong mahibawaan karong gabi una. Para asa man eh. Naman tayo madungog ron, mamalandong ta, mamino tag input. Para asa man eh. Formation is for mission. Ang tanan na itong mga formation program, ang tanan na itong nakatunan sa mga lecture, mga seminars, para ato rin na, mapanuso rin niya, awa, good, ug, maka, reklamo pa, maka istorya pa ng imo mga learnings niya, pa italuya, kuto pa, makusin mo utok. Pagkawas na, gamitan na, isapuag na. Mauna ang misyon. O, discernment.
Maminaw ta. Unsa ang dagan karon sa Espiritu Santo? Unsa ipabuhat sa Ginoo para kanato? Nag-search bitaw ko, ako gitanaw gyud sa internet ba mga opinion sa daghang Katolikos kalibutan ko. Unsa magi problema ang nakita nila? Sa lain-laing mga lugar daghang kay kung nakita, no? Ang usa nito, dominant kayo. Ha? Yun nito. Some bishops, obispo, gibsurbahan yun, ha? Some bishops are more of administrators and managers than apostles. Diba, beta ng mga obispo, mga sumusunod, mga apostoles. Sa ilang unong dapit, di sila kakita ni anang realidad, kay murag, manager ang ginang obispo, ka na mo manage siya ba? Oh, sa diocese, pero huwag niya makita ang kadasig sa mga apostoles nga naan niya. Sa ila sa ta, ha? Oh. Dapat yun, daghang Katoliko, ignorantes, atong doktrina. Mana, portinaghana. O, daghang mga Katoliko nga magpatakag-share sa Facebook o mga erroneous nga mga informations. Kada pataka bito tag-forward o niya mga fake news. Nahimot ang ahinti niya na sa bakak. And all of a sudden, nahimot na inuuntang media men, ang social media. Kaniad to, pag nga ka sa radyo, naghang ka iming guwan. Hindi ako yung programa sa radyo sa una, na po katuig sa DYRF, katunghalad sa Kristohanong Gugma, Gospel Reflection kada gabi eh. Hindi, sa yun, seminar ka dito, seminar. Oo, kinang lang ma, kapasar ka niya ng kananguan, credit ka nga, broadcaster. No, ako na ibaw, ang ako ginahinduman, unsagi ko ni purpose, anang mass media, tri-media man na, sa manang tri-media, television, radio, newspaper, unsa man kuno purpose ana tulo ra gyud to inform, to educate and to entertain. Mao na to inform, mao na ning mga balita, information, ha? To educate, mao lang salamat do kon ay doktor diha nga musulti nimo free consultation ning mga abogado nga free consultation. Maminaw to ulit edukar ta. So why ayaw patakag hatag og balita nga dili confirm, ayaw paghatag og information and kay bauta nga naana po yung umidya diyan kay mga tawa ta ang mga joke kana mga ana mga daloy-doy okay ra na siya iba naman ta to entertain entertainment man pero why lugar diyan ang pagpumakak ang pagtwist sa mga kamaturan ang paghatag og mga wala ani ana ni tabo sa Facebook sa social media unya daghan man ta Katoliko so daghan po tang guilty ni ana o daghan pa ugma na ako na i-share dito kay daghan kayo mga delegates all over the Philippines ang mamati dito, may mga pare, mga obispo na dito, mga madre, ano tanan. So, ako nang ipangadaman, o ano gigoy katuog ni ana, kaya I want really to give the best. Itagaan ko ni doktor, o usa ka oras, o 45 minutos, kada launa 15 atos alas 3. Ana ba? So, muna ang pipila ka mga reality. So, open na karon mga egzon ko. In fact, na ay model sa synodality. Pwede ba din yung panag-iusa? Mission, communion, and participation, ha? Indispensable case of the heart of a synodal church. Are we a synodal church? We're supposed to be a synodal church. Natanawa dito sa mga session sa Vatican. O Francis. Iba mo si kilainan na niyo ganyan? Kani ang kulor sa tawag ni Sukito man ang mga skull cap, Sukito cardinal ni siya. Basta pula nga murag orange nga anak, cardinal. Ingon ani gani ang kulor, obispo. Ma, so magtalikod ang cardinal ug ang obispo bisag di ka kitas naong makaila ka kay may color code kanang itungtong sa ilang ulo, kung puti gani Santo Papa na. Ha? Okay, unsa ni? Cardinal. Unsa ni? Obispo. Unsa man na? Butan only! Naingon si Santo Papa, tagaan na to o priority ang mga batanon. He said, the youth are not the future of this generation. They are the present. Kami na, kamo mga batanon, kamo ang ugma. Maingon si batanon, bitaw, ugma pa man, may kamo lang sa diha. Pahuay lang sa bidere. Arabis daplin kaya, ugma pa man, may. Adilo eh. Mas naghan na bang batanon ron? Maunang kamo karon lihok. Ang among community, gamay ra. Pero ang among leader karon, but anon, 26 years old ang among head servant. Ang head sa among evangelization ministry, 21 anyos, akong anak. Teka
itong chance yung mga batanon. Tawa? Mag-isgot kag sinod, puro lang obispo, kardinal, ay, batanon ay. Muna dito sa Roma, mga tumipuhon, karong November, kay naka-appeal man ko sa Integral Evangelization Program online, duha rami nakasood sa Pilipinas, sa katuig na muna, 43 lessons ang module na mo. Ang among mga speakers, Purting Liga, Cardinal Rinero Cantalamisa, kailan mo na niya? Mauna siya chaplain sa PayPal household. Usa na siya ka-Franciscan, gayong Cardinal ni Pope Francis, pero panahon pa na ni John Paul II, Pope Benedict, Pope Francis. Siya na, magatag o retreat mo, obispo, mga Cardinal na, mag-misa na siya, magwali na sa ito Papa, naminaw niya. Siya na, no? Paborito na kong speaker, Father, karon Cardinal na. I-check sa YouTube ang iyang mga talks. Wala kag nakadungog og santos gikan sa langit nga nanaog. Grabe ka huli nga kardinal. Murmura sa naog sa Padre Pio. Hindu to eh. Magkita na kami anak niya. Nakita kami sa Amerika na sa una, pero karon mga kardinal na siya. Wa pa. Oh? And then we will have an audience with Pope Francis karong November. So pray for us, mga kaigsunan, kay dako kay komisyon. Karong ganing Mayo unta, Mayo 2 nga to sa UB. No, uguay kabilinggan nga ipadako dito sa Ivory Coast, dito sa South Africa, niya sa August at tumi sa Kuta Kinabalu sa Malaysia. So pray for us kay daghan ang mission nga gisangon sa Ginoo. So now, let's go to the second part. Tulo man ni kabahin. Ang third part mo itaas-taas, okay? Magkamong dali. Okay ra mo niya? Okay ra mo? All right. Arita sa model of synodality. Unsa man na kung mo'y kag-sinodality, murang EDR bitaw, dako kayong konsepto ba, no? Dapat tayo makita yung konkreto yun yung nahitabo nga sinodal group. Naabagin na. Ang tubag naa. Naa. And proudly, I tell you, it's happening in Cebu among the charismatic communities. Ang tawag niya na, kita ka, CARIS. Meaning sa CARIS, Catholic Charismatic Renewal International Services. Okay, alam sa iyong kasayuran, basig mo ingumog ang mga charismatic na la Paris-based. Kanang couples for Christ, napay couples din eh. Oh, charismatic, sad mo. BLD, BCBP, charismatic, sad mo. Basta mag-praising, no? Natuta sa gasa sa Espiritu Santo, ma-appeal gagilin. It's charismatic ta. Karon, mauno man eh. Naminaw bito kong speaker, ngilingi kayo. Doctor of Sacred Theology, ang iyang expertise kay church history. Mauntad niya akong plano nga i-talk gabi eh, karon ba? Pero kay itagaan mo kong topic sa synodality, so kinili ako ihatag. Pero ako lang i-share ninyo, ha? Amazing kayo. Naingon niya si Father Ayan, nasa seminaryo sa Bukidnon. Ano siya? Batanon pa? Pride kayo. Siya kay bao ba mo? Pagsugod sa simbahan, nag-una man yung mga charismatic kaysa permanent church. Siya, pag-abot sa Pentecost, na ano ba ito yung building? Na ano ba ito yung hierarchy? Wala pa. Pero sige, nagwali. Ang Espiritu Santo nilihok mo ito yung charismatic church. Mao ito ang first, ang mga Katoliko sa una, mga Kristiyano sa una, they were moving in the gifts of the Spirit. Tanawara ko ng Book of Acts, tanawara ko na. Mga milagro, bago mo ito mga apostoles, mao ito yung unang Katoliko. Ang charism naglihok. Later on, yun siya nga, suruy man yung charismatic, wali dito, ala, convert dito, healing dire, bakol, lakaw, buta ka kita, anino ni Pedro, buhat kapitulo 5:15, ibarog lang itong bakol na igo sa anino ni Pedro. Charism, naglihok. Then eventually, na-saturate na nila ang ilang lugar, settle down na sila, hinahinay na evolve ang atong hierarchy, permanent church. Hangtod nga, katong mga charismatic na mga preachers, incorporate na sa itong simbahan. Kung nang hinahinay, medyo na namingaw, karon ibalik ang Espiritu Santo. Probably, na ay panginahanglan. Sa panahon karon kailangan gitag gifts of the Spirit na mulihok. Nga mutabang, hand in hand, working together with the hierarchy, the charisms. So muna itabo ni Pope Francis, nakita siya nga, na, doha may grupo ni sa Roma, i-Chris o Catholic Fraternity, iyang gi-dissolve, iyang gi-create ang charis. Karon din sa Cebu, dugay na nini tabo. Dugay na nini. Panahon pa nini Bishop Cantillas, no? Siya gi-assign ni Cardinal gam-oversee sa mga charismatic communities. Karon organize kay ta.
almost 40 charismatic community sa Cebu, we are under the umbrella of the Charismatic Council. So, moingon gani ka sa Cebu, oh, yeah, mga charismatic na rin ako nakita, ha? Kita, bago na, bago pa nag-celebrate sa 47th anniversary, aporti na ganang tao sa IC3. Pag Pentecost, asing kumail ka tao, ano man, tuwa dito tanan, nagtapok po, hindi naman di eh. Kung sa una kay Digman, ayaw mo, ano, kay ko eh, mga kung ano mo, recruiter mo, anak, mga kubinang na, ayaw mo na yan, kurasada, mura ba, ginay tayo eh, unsa ba din sila, sabi ba naman, protestante dito, mga katolik ko, mga so, karon nag-journey together sa Caris, na himong model. And that is what Pope Francis wants. Ganahan siya nga ang Caris mao'y himong sumbanan sa journeying together for the rest of the church. So, mani siya. First International Conference dito sa Vatican, Pentecost 2019, mauni ang pagsugod-gud sa pagtukod sa Caris ni Pope Francis. So, mani siya, no? Di lang ako explain, kaya ako lang gihatag niyo ang idea, di lang ako explain. So tulo ang mission na gihatag niya sa Caris. Una, spread the baptism in the Holy Spirit. We were in the diocese of Marbel, sa Cotabato. Gi-appoint sa ilang obispo ang usa ka batan-on sa pari nga Bible scholar, si Father, si nga na to na, Nirio. Father Nirio. Yang kita apuk tanan. Padalag suwat. Ilsaday, dari mo. Anani siya. Kamong mga national-based communities, kani amamus diocese, kinahangla pa sabton tamo, ang priority ninyo dun eh, diocese. Kung na ay conflict sa inyong activities sa diocese, ayaw mo kupitin siya, kay katoliko man mo, so dari mo. Ha? Okay kayo ba, kanya papasabot ba? Ayaw ha, siya papasabot ba? Si Isa ditong Ilsaday sa Manila. Father, we're here. We just came from Manila and we understood everything you said. Father, nandito kami. Handa kaming turuan. Kung kami nagkamali, pwede nyo kaming pahintuin. Okay kami, Father. We fully submit to the hierarchy of the church. Alibaw, tumalibaw, eh. Kini na. Makikini. So, namin yung saningon. Father, nakuwi pangunta na. Saman. Ang uban lagi mga pari, kaya di man ganaan, ano, baptism in the Spirit, kaya kung Pentecostal ko na, which is na sa Bible, na sa Acts chapter 1. Ingon din siya, o, muriklamo sila, patawaga sa Roma, kay gikan man ni Santo Papa, na ako'y dokumenti, basa, ganyan ako. So, muriklamo sila, ato reklamo sa Santo Papa, kami din rin, tuman lang sa Santo Papa, kay Katolik ko man ta. Ah, simple, ano? Simple. Pag ingon din po Francis, ingon siya, spread the baptism in the Spirit. Santo Papa, nung ginisulti niya na, no? So mo na among himo ron. The grace of the baptism of the Spirit. Pero ang uban na ato lang kay sumug maglabad bang inaulong baptism, ingon na to, outpouring of the Spirit. Instead nga, how do we baptize to be baptized in the Spirit? How do I surrender to the Holy Spirit? Anaon na lang na to para di maglibog, no? Pero mauro gyud yung meaning niya na. Spread the baptism of the Spirit. Mo na first. Sunod is work for Christian unity. Okay, kana pong magisugot ang Christian unity. Di magkita makaparehas ng doktrina. Di magkita makaparehas. Pero, kung magsigir ang tag-away, labi na gano'ng ato kag mga lugar ng mga Muslim, maghinay kita, mauna nga, at least lang, like, for example, ang atong issue, ecology, mayungunta nga, nagsigir nagbaha, mabundak ang ulan diya sa Bulacau, 3 hours, 4 hours, ang Atlantic hardware, mahimong Atlantic Ocean, nagdaganag yung tubig, di nagka-again. So, kisa may dili concern ni Ana. Katoliko, born again, mga Baptist, lunob na guna. Sige, mag-ampo ta, order eh, matapog ta, atong himuon eh, mag-himo ta, mag-pirma ta, guwala na eh, ngamon eh, atong posisyon. Ano ba? Bisag diha lang sa nga level ang ato ang unity. Kaya maglisod man ta, hiusag doktrina, kaya lahi magin sila. Lahi man. So, nang open sa dialogue diha. Pero na ay mga butang na pwede rin kita maka-work together sa ubang mga tinuuhan. So mo na gusto ni Pope Francis nga instead nga magpinatsyanay, grabe itong naitabo. Kaya ba mo kanus ang unang yung split sa simbahan? Dili mas Martin Luther. Ang unang split sa simbahan, gingan lang ni sa history, the Great Schism, naitabo ni sa tuig 1054, panahon ni Michael Cerularius o si Pope Leo I. Kini si Michael Cerularius, nga patriarka sa Constantinople,
ni protesta sa atong Nicene Creed. Pero sa may nasa Nicene Creed, about the Holy Spirit di hapon ha? Alam, pag-ingon niya nga, we believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, with the Father and the Son. Ang tawag na sa kasaysayan sa simbahan, the filioque controversy. Que ex patre filioque proceeded. Matod nila, ah, dili sayop ng Katoliko nga, the Holy Spirit proceeds from the Father and the Son. Unsa man di ay, from the Father through the Son. So tanawang ilang illustration ha, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amahan, gikan sa Amahan ang Anak. Gikan sa Amahan ang Espiritu. Ah, moro mag-binary, left and right, ni Turking. Ang atong pagtuo mo ni, ang Diyos ng Amahan, ni padala sa Espiritu Santo, pinaagis Anak. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Sa ila, Amahan, Anak, Amahan, Espiritu. Amahan, ug sa Anak. Dili, Amahan, pinaagis Anak. Dili, lagi. Amahan, ug Anak. From the Father and the Son. Sa dili, from the Father through the Son. And, through. Buwag ta, buwag. Ano buwag? Oo na, mga Greek Orthodox. Okay. Nga napag-balita, nakapasubo na to just this week. Ang obispo sa Marbel, which is Kailame, no? Kailame, Bishop Alan Casicas, kay nag-meet me dito si BCP, ipasulti me dito, gi-introduce me ang Archbishop Palma sa tanang mga obispo. I never expected makiatuba ko tanang obispo dito. Sa ilang CBCP, plenary session. Ka-imagine ka, wow! Na, kita mo ko ni Bishop, ako yung dool, nakinom-dool siya na ako, ang istorya, diba? Usa sa iyong mga pare, na Alan Rabasingan, ibalhin sa Orthodox. Niya ka nang nagdarabag Orthodox niya, pag kaila sa nanako sa una, na nagsunod-sunod pa na ako high school, na pare is Katoliko ni Gawas. Siya ka rin nagdarabag, natuwa na siya sa Canada, niya siya pang-recruit o mga pare. Nara. So, mo niya itong yampo in town, kaya imagine, Guga, sabi na kay butang sa Facebook, unsa man ito ang impact sa ubang Katoliko niya na, mayingon, ah, na-convert pag ito, pare na to, kita pa. Ano? Ang ubang mga Katoliko nga medyo, nagagad-agad na saan. Uy, ano, di ba? Pero dili man na first, na amon ko inahibawan sa una, wala lang yung gipublish. Naas ko inahibawan. Tana sa pipila, dili, ino naas na daghan. Sa duhar siguro ang buo. So mo na mga igsoon ko, ang work for Christian unity, sukat pa na sa Vatican II, challenge na sa simbahan, challenge na. Kay magkumpiyansa sa ta, kinipikas, kay talaga may opening. Manguan ba na yun? Mamira man na yun. So, wala birahay. Wala, ganda. Amigo lang ta. Wala birahay. Mamira gani ka. Putol na ang atong unit, ang atong Christian unity. Sunod. Asa na ta? Last, serve the poor. Karisi magini nato. Pag-alagad sa mga kabus. So, ako nang escape, may isoon. So, mauna, katong nakapilog charismatic seminar, mauna siya, baptism in the spirit. And then, Christian unity. Mauna, sa Tupapa with ubang mga, kung ano, unsa na mga leaders sa ubang, and then serve the poor. Ayan. So, now, skip na to na, ha? Okay, let's go. Diritso na ta. There will be no Christian unity without prayer, without conversion, without spiritual renewal, without reconciliation, and without working together. Murag wala ni battery ning akong clicker, ako na lang ning... Okay, let's go. Okay. So, ari na ta sa pinakataas ka bahin sa atong recollection karong gabi una. Usa sa mga challenge sa synodality, maugid ning broken relationship. Siguro nakasabot kita sa gusto sa simbahan, kay kasabot kita sa gusto ni Santo Papa. Pero usahay maglisod, labi nang nakay personal issue ano tawhana, di ko pwede magkuyo-kuyo ganan niya kadi gimi pareha. Lahi gin na siya maglagot ko na niya. Ha, realidad ya mura, di ba? Please, invite ko isa ka parokya, mission pare sa SVD sa Agusan del Sur. Santa Josefa, Misuto, Veruela. Pare itong nga mainom binisaya. Pero maglisod siya kay pag humag eleksyon, ang iyang mga parokyano nabahin tungod sa politika. So inigsimba, kadako silang simbahan,
di mo abot og 20 ka tawo ang manimba. Ang siyam di adire, ang napo di adire. Kontrapartido na nanimba. Pag peace be with you, sila rapoy mag-ingo-yango, peace, peace, peace. Di ko siya mo silingis, because sila, sila rapoy peace, 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 peace. Di maglisod din tao ng pare, kay kuan man, ng African, ginisod sa Bisaya, maglisod communicate man. Suya kong kimbitar. O, ginabalik ko dito, ganuha. Karoon na siya sa San Carlos, o, San Carlos, o, yan, yan. Humana siya dito, taghanan kayo manimba. Taghanan kayo, balik na, awas-awas ang simbahan. So, na-break, good. Kanang relationship yun nga affected. Maunay usa ka challenge sa sinodality. It is hard to work with people nga dili maayong relasyon, naatay mga issues. So siguro ang usa sa pinakatutukan na to ron, labi na kay pila na lang kaadlaw, si Mang Santana, mao ang pasaylo. So amahan na mo. Amahan na mo. Parts, amahan na mo, maingon lang ka. Pasaylo ami sa among mga sala. Ingon at pasaylo mi sa mga sala na mo. Tinood? Tinood yung ipasaylo to ni mo. Tanaw, I love you with the love of the Lord. Pagtanaw kay kontraman, yes, I love you with the love of the Lord. O, dali araw na katuyok, ha? O, hasta ko akong kuhan, project lang, tuyok. Uy, no U-turn. Dakpan ka sa highway patrol. Let's talk about forgiveness. Forgive us. Forgive us our trespasses. Kaya ka na word na trespasses? Trespassing is a sin, a violation of rights. Na ako'y yuta, akong kuralon. Private property, no trespassing. Trespassers will be prosecuted to the fullest extent of the law. Yan isuod ka, gipusil ka sa gwardya. Man isuod man ka, nga private property man eh. Ano sa man to? Trespassing. Doon na ba tayo trespassing sa Ginoo? Naa ba tayo mga paglapas niya? Kalapasan, awa. Daghan! Una, kining mudumot ka o manimalos ka. Sa Roma Kapitulo 12, versikulo 19, nag-ingon San Pablo, ako lang, isa, ang Diyos nag-ingon, ako lang ang manimalos. Ako lang ang mubalos, nag-ingon ang Diyos. Kung na ay nakasaan mo, Ginoo na, ipasa Diyos mo, kapatid. Ipasa Lord. Pasa Lord. Dili, pasa Lord. Pasa Lord. Kaya sa magiging sa Ginoo mo, Mateo 5:43, Gatos 48, higugmaang imong mga kaaway. Pag-ampo ka mo sa nagpasipala ka ninyo. Pagbuhat o maayo sa mga tao na nidaot ninyo. Love your enemies. Pray for those who persecute you. Do good to those who mistreat you. Sa'yo na rin na i-quote sa Biblia. Sa'yo na kaya na-memorize on. Love your enemies. Una-una ako no, kaya ba? Ah, mabitong kingan lagkaaway para awayon. Igugmaon di ay. Barangon ko mag nalapas na ka. Manimaos na gani ka, ni-encroach na ka sa teritoryo sa Ginoo. Ang Ginoo naging ako rin manimaos. Iyang katungod ang manimalos. Sa'y katungod kung sa'y mahimo ni mo. Siya rin. Because he is a God of justice. Niya kayo mo magikuha na. Nagpaka-Diyos ka. Kaya ikaw may manimalos. Kana mudumot ka. Kalapasan. Laing trespassing na to. Kanang ugma. O sabi, gusto ni mo ugma. Gusto ko ugma, may bawag ubahan. Kanus ako madato. Kanus ako magdaugluto. Ato dito mga ulitaw dalaga. Kanus ako maminyo. Kanus ako makita, Mr. Right. Ah, gusto niyo gamit control sa imong ugma. Maunang dagha makasapi niya na mga mananagaan, maghimad, mga bulang kristal. Abayga, gupa, lakami. Abayga, gupa, lakami. Paspasa, abay, gago pala kami. Kanang future belongs to the Lord. Kesera, sera, whatever will be. The future is not ours to see. Kesera, sera. Nga karon, ubasa ka ng karaang napta, baligyan na sa ito ninyo. Ang bata nga matao dungan sa pagsubang sa bitong sa gitaryos, makabato ni talag sa ong hiyas. Ah, hawa kayo, ulugulugan ka. Kung babae maanyag, kung lalaki ang bungan. Arang-arang. Bantay, kaya tungluhon ka. Mag-edad ka, 25, nga masakit ka. Nga kundi matabang sa pag-ampo, may imong kamatya. Nge, si bako. Hala, basa pa more. Ha? Kung matabang sa pag-ampo, mabuhi siya sa edad nga sa isinta. Ang iyang kamatyan, maligsan sa pison. Ha! Kung si tawag ni mo sa tao, maligsan sa pison, danghag
Sir, hindi ka kalikay ka, pison hinay, magiging dagan. Sabi, pison, nag-prospeeding niya, ah, anong likay ka? Ah, dagag yun. Sa London, 90% sa mga tao, dili mo sugod ng trabaho, kung dili mo basag horoscope, bantay, ganun mo, anak. O sabi, doktrina sa horoscope, ang imong kaugmaon, huwag mag-agad sa imong paningkamot. Huwag mag-agad sa Ginoo, nag-agad og unsang constellation of the star nga nipusing sa langit pagkatao nimo. So kung nipusing sa gitaryos, ah, mag-agad ka sa gitaryos. O sa isulti sa gitaryos, sa imong ugma mo, na imong sundon. Ay, mag-Ginoo niya, matuman yung pagbuot Ginoo. Ah, pagbuot mo sa gitaryos, imong go. Alam nga niya, so na imong tanan nimo, sa imong sudyak sign. Ina, ay ko pagkutan, na kay katikista ko. Di ko matuon niya na, ano? Di ikaw, kalimot ka, Libra, ikaw, Cancer, ang imo, Almoranas. Habi man niya, sakiti, Cancer ni Almoranas. Sige kay sunod-sunod ang bitoon, ikaw ng bitoon ng ita na sa Ginoo. Tanawa pagkatao sa Ginoo, ibagay bitoon ng ita sa Ginoo, sa Ginoo, adyara Ginoo. Magkasulti pang bitoon, ayaw sig sunod na mo, kay kami ng ita, sa Ginoo. Sunod-sunod ganit ka sa bitoon, unsa man ka? Hopeless. Ano kay ba man ka? Kanta ni mo na sa video, okay? This is my quest to follow the star, no matter how hopeless, no matter how far. Da, mata lagi ka, ayaw tugtog niya. Relo ako Ginoo, kanilapas niyo ko ba? Imo man din ang ugma. I don't care. Ano mag-uol mag-uugma? Ito naman Ginoo. Magkita rin mo dito. Kaibaw mo ang Ginoo. Ang Ginoo, walay, wala, di para sa ato, na ugma, na past, na future. Ang Ginoo nagpuyo sa eternal now. Muna yung like eternity. Kanang ugma na to, now na sa Ginoo. Asunod si mana, now na sa Ginoo. Kapalo si Lord. Gugol mo ko, kapalo mo siya, naman sa dito. Kita naman dito. Diba? God won't let you down. God won't let me down. Rikso na may. God won't. Lord, forgiveness and pardon. Unsa kalainan sa forgiveness and pardon? Kinahanglan eh. Kay kung dili, unsa ni kababag sa itong sinodality, di yung ka makikjourney kung naikuntra ni mo niya. Di ka makikjourney sa tao nga di ka ganaan siyang naong. Kung sabi saan niya, basta di lang ko ganaan siyang naong. Medyo apike. Uy, inawa yun, niya. Walay anak sa Diyos nga apike. Ang tanang anak sa Diyos, guwapo-guwapa. Anak ko tas Ginoo. Malay, mas guwapo. Ug mas guwapa. Ah, balag, mas guwapo ka kay guwapo na sa kadaan. Ah, ako rin na himuot. Mga, ginikanan, naglago to sa anak, brad. Huwag na yung mahimong trabaho. Sige na lang. Mobile legend. Sige na lang. Hala. Cellphone, cellphone, cellphone. Kunya rabag, ganahan na, magsipanawag og yawa. Yawa, 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 yawa. Una na ganang pagyawaan karon kay tawag mo siya wa. Unsa may team sung siya wa? Just call my name. I'll be there. Nako maganahan na gani mo og Mobile Legend. Tawaga mga santos. Nindot kay na. Ha? Sa San Pedro, San Roque, San Vicente, San Juan, San Tiago, Santa Maria, Santa Ana, Santa Veronica, Santa, di ba Santa Josepa. Pagkaugma prosesyon na, di ba? Sa ilua, ang imong mga anak, di gini mo apil, di mo simba, di gini mo rosaryo, kaya sige na lang, gadget. Oo na. O di kay mga bataan unra, hasta mang gini ka na natakdan, tanawa lang na. Oh. Hasta ang iro, oh, kamao na. Nga na, ang iro, oh. Nang cellphone ng iro, ang papa ni sigang mata, kita siguro batano nag TikTok eh. Huh? Si Inday ah, kapulike sa iyang tab bugat. Asawa ah, chill na away. Ah, Lazada lang. Nag-online shopping eh. Pero si Dudong, ah, bahala mo niya eh. Basta ako dire, yo, yo. Sana all, sana all magabasa sa Bible para di maratol pagabot sa trubo, di ka pa mahasol ayon nagbagulbo, sana all, sana all, sana all, break it down ha. Namukaw lang ko, kaya nangatog na lagi mo yo. Allah ka diya, naunsa na una naunsa ka, eh?
Unsa kalainan sa forgiveness ug sa pardon? Pero gawas sa spelling. Klaro ra ba niya? Ato basahon na. Forgiveness deals with our emotional response toward an offender. Naay naka-offend mo, naay nakasaha nimo, naay nakabuhat og imo. Yung maglagot ka. Lagot ka. Okay, natural reaction. Pero kung imong pasayloon nga di ka maglagot, maunay forgiveness. Ang imong gibati sa tao nga naka-violate nimo. Kanang word nga forgive sa Tagalog, patawarin mo ako. Root word, tawad. Hangyo. Pero nakas di bisurya, walang tawad, mahal naman. Pero si Buano, mas nindot, forgive me. Pasaylo ako. Saylo lang, hawan man na. Pasaylo ako, saylo ralagi. Di ba ba, hawan na niya. Meaning, palabiyon rin mo. Palabiyon na. Oh, ano ba? Susunga, badaglabay. Di rin, husayad, sanay. Okay. Pero ang pardon lahi. Pardon deals with the consequences of his offense. Unless we have the authority, we may not be able to pardon an offense, but we can always forgive. May mga panahon nga makapardon ta o makaforgive at the same time. May mga panahon nga kutob ra kag forgive, di ka kapardon. Example sa, I'll give you two examples, ha? Simba ko lang na ay rape victim diri. Na ibabae ba nga gilugos. Unya ang iyahang rapist na convicted na. Tuwan na, prisuhan, nagtingkagol na. Pero bisit na preso na, kaya di man ka-forgive si Inday, tingin po siya katulog, lagot ka. Sige, kaya sagunaw naman. May naka-appeal, mag-recollection. Ah, ma-forgive na day ko. O na, iyang giduaw sa presuhan ang iyang rapist. Iyang gingnan, dong, ni ako para ipaabot ni mo na nakahukom na ko nga pasailuon tika. O sa may kapuslanan, sige kong dumot, sige kong handom sa imong gibuhat na ako nga di na magkita mauli. Ilugos mako di mo. Di na ito balik. Ako kang ipasailo nung. May God bless you. Basta girelease na naka. Panguta na. Katong rapist. Makagawas na ito sa presuhan. Dili. Ipasailo naman niya. Makagawas. Dili. Dili. Kaya huwag magkay power mo. Pardon. Presidente naman. Padayon to siya. Kaya convicted naman. Padayon to siya. That's an example that you can forgive. Only you cannot pardon, but there are times that you can do both. Panalita na ay ng utang ni mo, yung wag yung bayad, yung magkilikay, raba yung isip ba makita ni mo, ha? Kung mag-communion ba, imo atuon asus usibat mo, wah man mo raba tagulilong ha, ay man to siya, ha? Banter guni, naglagot na ka, may pagayang paluiloy pangutang niya karon, di na mo bayad, bantay ka, so imo gisundan, sunod, asa naman ipadu, ha? Eh, suksok ito, mga suksok na mabayad. Ito, unsa naman yung iyang sabay. Unsa naman yung ipuyan? Dito, pag-abot dito sa iyang ipuyan kay ngayang bahay. Apit na mahawak si yuta. Kung ano giba? Luoy giba? Uyamot ba? Bago na? Yung sige, ubo-ubo. Kahala. Bag-uro man yung namatay yung bana. Unya, gitibi na dahi siya. Bantog na ganagniwang. Sige, ubo-ubo. Dito na ka. Ready na giyog ka ngayon mo awayon. Nanukto ka. Karede ay, aramadungog mo. Sus, pag-abli niya, 14 taon niyang kasyak. O gingon siya, ay kabala ka. Gisundan ta ka, kay awayon ta ka. Pero sa pagkakita na kung si mong kahimtang, di magiging ka kabayad. Kay tungod na mong kahimtang, masakit to man ka. So, sultihan ta lang ka, quits na imong utang. I will write off your debt. Pardon. Di na ko, maningili mo, wala na to. Nyawasan ko na suko ni mo, kay mauday nga, naglikay dyan ka na ako, kay hadlo kang matakdan ko sa mga TV, yung anak ka, naniwang ka. So, karon ka ng last na nato nakita, na ako'y 2,000, kay para mangumprata kong sibuyas, dito sa karbon. E, may barato naman ko nung sibuyas, barato na ba? May barato na din. Ako na nihatag din mo, palitog tambal, maayo ka, wala na kay utang na ako. Unsa man to? Forgiveness and pardon. Good news, ang atong Ginoo is the Lord of pardon. He pardons us. Labinag mangumpisal ta. Labinag buhato na to ang mga buhat sa kaluoy. Libang buhato na itong pinitinsang ihatag sa pare. Paminaw gyud mo ani ha.
unsa gani hatag sa pari nga penitensya, timan-i, klaruha, paminawa, kay doon na tinuod nga nahitabuan eh. Confession sa mga estudyante. Ang inahan ay buong kay yung anak ko pamuli, yung giapas ito sa simbahan. Ang iyang anak nakitaan kay ilang simbahan, parehaman ane, nga na ay grill-grill raba, makita rasod. Ang iyang anak nagliho dito si Gilak. Ang pari sa dito nagtuyog-tuyog, nagrosaryo, nagsikta na ang usap ni bataan. Ang inahan ito, Father, may gabi eh. Gabi yan naman, ngapon naman. Ngapon, Father, ikaw na pakubisa sa mga bata. Oo, nga naman ang akong anak niya pa rin naghilak naman na unsa man na ang put nga nun ni Buong, magani ko nga unsa na siya diha. Ako pangutanan pa rin na. Sus kayo pangutana din. Dung, nga nung nagunsa makadini, mawa pa kumahuman, maki, nalimot kong pila na to. Ano, kasi pila? Tagaan mong kukupin ni Father, 200 kapin ka, our Father. Kasi 200? Sabi po ko kaduho, gano'n 200 na niguan, nga ko pangumpisal, lima na magani na. Kadiri, balik ko na ko, pare, balik ko na ko. Father, tinuod pa Father nga, 200 ka. Amahanaan mo ang imong ihatag sa kong anak. Iko, pare, wow, eh. Sus di ay, kay kato ni pari amo kanga di ay. Nya English na confession man. So naingon na pare, for your penance, you pray to our fathers. So, duha na di ito, natulo ni ba? To our fathers. So, paminaw sa bata, 222! Naman, to our fathers. So, ito. So, di ka nagkakaroon. Usa to, pare, pila to. Kanya, mabuhat kagbuhat sa kaloy. Plenary, indulgence na. Indulhensya, plenarya, papas, imuutang na. Umamatay ta, why purgatorio, laos langit. Ah, oh, tsuyo na. Ano man? Pardon. Narami ba ni mong pisal? Ay, di kong kupisal ay. Ano man? Ay, kupisal, ka na pari, makasara, masa. Ah, oh, ano, di kadung mo, ano? Dito, nasabi ito na pari. Iba ba mo mga pari, mong pisal saan? Iba mo, ana? Ang obispo mong pisal, iba mo, ana? Ang santo papa mong pisal, iba mo, ana? O sabi ko, pisa lang sa ito, Papa. Bisa, kisa, pare. You can confess to any priest. Why exempted na ito? Kaya makasasaham ta. Pero, di ka magkumpisal sa pare, kaya ang pare makasalara, pues, masakit gani ka. Ayaw na lang magpa-doktor, kaya ka ng mga doktor, masakit, trabang po na sila. Masakit na doktor nila. Ay, nga na pa-doktor maga. Eh, ama, ano rin. Pa-doktor ka sa doktor nga masakit ron sila. Ang doktor masakit, dagang doktor nga matay na, pero nagtuon pagtambal og sakit. Og dunay lisensya sa gobyerno kay nakapasar sa board exam. Mao nang kay balo ka ang doktor masakit. Magpa-doktor ka kung naa kay sakit. Mao pud ang pare. Ang pare makasala. Pero gitagaan mag-otoridad sa Ginoo pagpasaylo sa tuong sala. Magbuot bid kay sa Ginoo. Dawatang Espiritu Santo. Ang sala kay pasaylo, ang kini ako kay pasaylo. Oh, kurat lagi ka. Ako ba? Ah, di lang kumukupisal ay. Ano man, maurag yapon, kumpisal, unya, makasa, kumpisal, makasa, hagu-hagu. Ah, hagu-hagu, di ay. Ah, sige, ugmain lang kaligo. Ano man, maurag yapon, mabuling ka, singtun ka, hagu-hagu. Kaas kay kagsabon, kaas kay shampoo, kaas kay kagtubig, ay na kaligo. After 1 month, ano ba, buduhuli mo na, nimaw ka ng agta. Kisa to? Kada adlaw ta mabuling, kada adlaw ta sington, maunang kada adlaw ta maligo. Panultihon 24:16, no? Ang righteous man commits sins 7 times. Kumahin mo lang mga pisal ta kada adlaw. Pero ay lang, lo, ito mo pare, ito, tero sila. So, ikatulong, ah, di lang mga pisal, eh? Ano man? Wow, magkisa! Ah, ano yung isa? Chuya, Lord. Sige, Brad. Huwag mo na yung isa. Sige. Mga ayaw ko sumungan. Nasa mo, Brad? Huwag mo kayo kayo isa. Ipadaan ako sa ito, Papa. Ano ipadaan mo niyo? Full name? Ipadaan ako sa ito, Papa. Ano man? Huwag man lagi kayo isa. Muna-muna sa ginawa na itong ampo nga si Venerable Chofilo Kamumot Masantos. Hangtod karwa pa mangani yung Masantos. Niharang manigang sa laray di ay na. La Consolacion Paris ka santusa ka, naglingkod-lingkod ka sa tubangan. Yata kay pakanunais kag una, pabuhatan ta kag rebulto, itupad ka diha. Sa linya sa mga santos diha, sa retablo diha, oh. Tupad ka diha. Kinsa diha, way sa, kay atong ipakanunais, dali-dali. Ha, pabuhatan na itong rebulto, dali ha.
Amola ang ingsoon ko. Forgiveness o pardon, hatag na sa Ginoo. Okay. Doha ka puntos. Kanong lisod madyong pasaylo? Kanong mangyod? Dara, tungod kay wa, ginta kay ba unsa ang pasaylo? Wala kahita. Mula gingon sa Roma, Kapitulo 12, versikulo 2. Do not be conformed to the standards of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So that you will know what is God's perfect will. Huh? Ang pagpabag-o sa atong pangunahuna. Importante ni, mindset. Example ha, nakaibana nga buloy. Kung si buloy, buloyagon. Kadaanin mo si ban, yaw-yaw ng bana niya. So, imo gisulti si mag-uban katikista. Oh, sister, akong bana lagi ba? Grabe, gigana sa kamal dito. Ay, buloyagon kayo na. Ay, sister, iampo na. Oh, ano yung unang-unang nabago? Iampo. Ay, napo, katuig na mag-uinang po. Ay, ano, eh, huwag na mausap. Huwag katuig. Congratulations! Si Monica, niabot ang 32 katuig ampo niya para Agustin o Patricio ang bana. 32 years. Niya ikaw na po katuig. Napakay 22 years! Okay, resister. Tabangan ka na mo gampo. Mo na di ha. Pero ato ka masulti sa musilingan, ngayon simba. Mare, kanina ba yung inyong kumpare ba? Magkadungog mo mag-away, gano'n ba? Saan mo na ako na, eh? Ingon sa ning imong silingan, ay sus mare, hiluin na. Parang tibuay na siya. Hiluin na. Ako pa na, sir, dugay na nakiring ng balahan na, salbahis na. Hiluin. Huwag mag-chat kag Amerikano, kaya masapi pa ka, kigwapa mag-ha. Noong sa mong patiwasan, maninoon, mautoy. Una-una nga wak na bago. Una-unang kalibutan nun. Naging San Pablo, ayaw ka mo pagpahiuyon sa kalibutan. Kung mo ni usos kalibutan nga, ingon anak, kita, dili. Kung usos kalibutan mga libakira, mga marites, dili din he. Mabitang uban din na mo apilog bisi. Ganun yung apilog bisi, mga pina. De, ay, pariyariyapon. Ganun man, sa kalibutan, mga libak, sa bisi, mga libak, riyapon, may niya. Ayaw na, na mga marites ba? Na ganyan mo, doon mo mga libak, sugod ng libak. Ing na lang, aron maputol ba? Ing na, sige sister, ato nang iampo. Ditsu ah! Sige brad, atong iampo. Wa na yung mga naging mula hutay, hato di mong istorya. Kaya naroon yung mga tao, magsige gato ng istorya. Sige rabag hato, unya di rabag kwaon, ihato dra. Oh, my name is brad game, hato ng tubig. Thank you for that. Inom sa mga kadiyot. Ato lang i-appeal sa toke ka na bakanti man. So, asarta ni Pita Sister, asarta. Naay mo doon ni mo, magsigisgot ang mga tao at ilabot, ina sister, ato lang i-ampo. Ayaw naging tubay. Ah, sunod na, wala mo doon ni mo. Hindi ito mo doon lang na niya. Eh. Ano man, wala may kisuri, i-ampo rata na niya. Kung ano, i-ampo rata niya. Tawa na mga egzon ko. Pagbago sa una-una. So, atong baguhon ang atong panguna-una, may tungod sa pasaylo. Ha, there we go. Unsa man ang insight sa pasaylo, sumala sa pagtanaw sa Ginoo. Number one, forgiveness involves a positive attitude toward an offense rather than a negative attitude toward the offender. Alright, listen. Ang atong naibawaan mo, sigaran. Na gani makasala ni mo, ato di ka mag-una-una sa nakasala. Ang offense against you, nakalimtan ni mo. Ang forgiveness mo ni. Kada panahon nga i-offend bitaw ka, na anay purpose. Positive ang itong una-una sa offense. Niya sa number two, unya na, di aras number two, atong tanawon ang offender as instrument of God. Okay, gana to number one ha. Romans 8:28. We know that in all things, God works together for the good of those who love Him. Daghan na kayo na eh. Daghan na kayo na. Mabitaw tayo si Joseph. No? Ingon siya, ninyo kamu-kamu inyo kong gidaot, pero gitugo to sa Ginoo para muabot ko din sa akong nahimutangan. Unsa man si Joseph, the dreamer, na imong prime minister sa Egypt, governor. Pero unsa may nagian niya, ha? Hagbong katabay, gibaligya ka to sa Egypt, gipasumangin lang nga ng rape. Ano gani?
nga mag-attempt rape, katong tanan nga mga paratang against sa iya. Mga offenses to. Pero ang padulungan, ang samputanan, gi-bless sa Ginoo. He became the number two most powerful man in Egypt. So kung naay mo offend nimo, tanawa ang offense in a positive kanang way o ang imo offender as instrument of God's hands. Kung sa man ang Romans 8:29. Ang Romans 8:29 sumpay sa Romans 8:28. 29, good. Who are called according to His purpose to be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. To be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. So kita din tanan, ang mission din sa Ginoo, mga igsoon, maparihata sa dagway sa Ginoo. Dili, sa physical ha. Maparihata sa attitude ni Kristo. Maparihata sa pagkamahigugmaon ni Kristo, sa iyang pagkamaluluyon, sa iyang pagkamagihatagon, sa iyang pagkamapailubon. We are a work in progress. Nagaantaw mo example para masabtan ninyo unsay meaning ana. Okay? Balik ta atong Yolanda. Yolanda. Ana, oh grabe. Natumba man kahoy. Dai usa ka artist, usa ka sculptor mangungulit ba, mangulit og ganang dibuho ba? Pagkakita niya dito nagbathay ng dagang kay mangkahoy sa kalsada, kakita si kahoy nga straight, nya lingin murag drum, murag baril ba. Kita si potential in kahoyan, unang tanan siya, bye-bye kasi tagihan ni kahoy dere. Sir, tanang kahoy din rin, tumba ni Yolanda, sir. Kanang, why, tagiyan na, bisag asa, sir, usama, interesado ka, sir. So, oo, nindot nila, bisag duha lang ka dupa. Imo na, sir. So, uli siya, da siya chainsaw. Na, gaba siya may, pika siya, ugo niya, kuha siya sundang, iya gisapsapan to mga, kuha nito, mga gagmay, mga sanga-sanga, awa, limpyo na. Iya gikargas yung kumbi. Unsay kumbi? Kombinasyon sa kaba ug balsa. Pero sa gato na. Ipabarog dito siyang shop. Tanaw siya, anindot ni, maghimo kong ribulto ni Michelangelo. Ulo, abaga, hawak. Busto man, sukutob rin sa hawak. Kuha din siya sa instrumento niya. Sapsapan niya ang panit sa kahoy. Limpyo na kayo. Kuha siya tinidor man. Tigib na tinidor. No? Kuha sa tigib, martilyo, sugur siya. Tiling may dito, purma ng mata, dungga na na. Ala, rat mo magayo. Ah, yang gilihaan, liha. Ah, paggahuman, yang gisilakan, apor, tinidota. Murag antik. Gidalan niya sa Ayala, display, purting mahala. Gipalit, ugdato, ngang yung balay, purting karaana, murag museum. Kunya, gibutang pagyod sa entrance sa balay, inigsood sa ibisita. Wow, kanindot, anong Michelangelo, ni munidotang, karaon, bilong, anong mahal kayo ni? Tapos ang istorya. O sa lesson, katong kahoy nga natumba ni Yolanda, mauto kita nga napukan sa sala. Adanog na iba. We're fallen, all of us. Kitang tanan, affected na. Pero, ang sculptor, mauto ang Diyos gamahan, nakakita siya, uy, I can create something good out of this fallen tree. Siya to. So, maghimo siya gusto, maghimo siya, magdibuho siya sa dagway sa Ginoo, diha sa kahoy, nga mao kita. Kita itong mga kahoy, para nga mahimo tang sama ni Kristo, mapurmata niya, maggamit siya instrumento. Instrumento niya, gikan sa gabas, ngadto sa sundang, ngadto sa tigib, ngadto sa martilyo, ngadto sa mga liha, o guban pa, mauna ang atong offenders. Because we are work in progress. After ana, mahimo tang sama ni Kristo. Ah, so kanang imong bana nga palahubog, dili na kontrabida, muna imong tigib. Katong imugangan, hilang tanon, muto yung imuang martilyo. Kanay mo silingan, mga maritis, gabas! Inigulay na yung praise the Lord, kung gabas, martilyo, tigib. O mga, tumata na, kikipurba ka sa Ginoong. So in that way, nausab na ang imutan out sa mga offenders. O sa may purpose, gipadala sa Amahan si Kristo, pagtubos na to. Right? Roma 5, 32, this is how much God had shown His mercy to us, that while we were still sinners, Jesus died for us. So ang mission sa Ginoo, pagtubos na to. Saan ba niya pagtubos? Maghikog siya, dili. Naagi mga tao, mulansang niya sa cross. Naagi mga tao, nga mo, mulatos niya, purung-purungan siya, tunok na tanan, lutos niya, butang-butangan siya, istorya. Sa diha, nga tuan ang Ginoo, sa isulti niya.
amahan, pasailua sila. Kaya wala sila masayod sa ilang gibuhat. Kaya nahibawa pa to sila, ginsan na ilang ilansang, huwag kaluwasan ng tanan. Mao na puhon to anak sa langit. Unya ini kabuti mo sa langit, maingon na si Pedro, oy ako ila-ila niyo mo uni ang nagbuslak sa kilid ni Jesus, mo uni ang lansang ni Jesus. Oh! Ningara demo ka mo masalbay, mo ayo ano oy. Salamat gani ka wa mi kaila na niya, gani kaila pa mi, wa kita kaluwasan tanan ba. Pero gi apo mi sigino nga pasay luon mi sa man. Yo mi kay mao, instrumento ro man mi para matuman na plano sa Ginoo. Gusto ta masantos dili. Gusto mo dili. Unsa may vitamin sa mga santos? Antos. Ha? Santos, kuha ang S. Antos, ang mag-antos, masantos, ang di mag-antos, mamutos. Mamutos, gusto ko nang bumita. Mutos, eh. So, si Ronald Maragod, nakuha niyo ang punto na ko, ha? Magkalaom ang imong spirituality, lahi ng tanaw ni mo. Pag na yun maka-offend ni mo, kalma naman ka. Ano, okay na, okay na. God is teaching me patience. Sige lang, ato na yampo. Narap niyo kayo makita mga tao sa tusun yun eh. Makakita niyo ko, biyawa niyo. Ako na itawa na, higit ka mong suko ba? Higiunsa na si daot, higiunsa na daot. Kalma, higit ka yampo ba? Kumuha na yung mga tao, laom, nagigaignot sa Ginoo. Kasi masuko pa din na isang kamag. Ako ra. Okay, sunod, sunod, sunod. Number three. Forgiveness looks at the wounds of the offense as God's way of drawing attention to the offender's needs. Sa buhat, this is size. Si Pablo o kauban, naglakaw. Sus, nabito ni babae, nagsigit-sagit ito. Ah, kung ba yung, kaya na yung mga tawahan na, mga dama. So, nandiyan, sigiyawaan, itong bayana. Ah, lingis Pedro. Kaya sila magigsunsunod. Kini mga tawahan na, mga sinugo ni sa Diyos. Sabo kayo ba? Anuhin kayo ba? Ah, gibalikan ni Pablo, o giyang giingnan. Sa ngala ni Jesus, panuway, pahawa. Hawa ang panuway. Ang punto mo ni. Sa katagang mga tao, ikaw magigiunok-unok, gidaog-daog, uglibak niya. Ayaw na, inigatib. Mao nga ikaw, Giyod, kay ikaw gipili sa Ginoo nga mutabang niya. Dili sila. Ikaw mo'y gisurang-surang because ikaw mo'y gamiton sa Ginoo nga mutabang niya. Nahitabo na nako diya sa Patria. Nag-seminar ko diya sa Patria at bang katedral ba? Kanawa pa nag-guba ba? 250 katao nag-seminar mi sa mong community. Karoon, si ikong lecture dire, daghan ba, speaker. Misuod bito ng usa katao nga murag, na, nalisuan mag-utok ba? Ano, nagbas-bas, magsigluho, doon niya magsigig, ginuflex sa utubangan. Di para ba kusang, dos, masig, ano, ano. So, katong naskil-kilin, kuya, ano, eh, masig, ano, ito, anito, ano, 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 naghuwat sa kong sinias, kung saan itong tawana. Naka-discern ko ba nga, kini, murag, hinumdung ko sa Pablo, gini nga, ako gisiguro patabangon sa Ginoo ni niya. Sa ako lang, Brad, huwat lang, inikaw man ako, Brad, kaya mag-istorya ta. So, nilingkod na po siya. Naghuwat kasi na ako. Dibihim na. Pero kung hindi mo tanawin, mura yung nai. Kabilinggan. So pag kumasok ang talk, ako kasi ito para, lingkod. Ang tanak ko na, Brad, kumusta man ka? Hilak kayo sa Brad. Gusto nyo ko mag-istorya din mo. Ay, ako kasama. Kuyog siyang kapit. Nagkikita ako mga bata. Susti, amo na. Pour out siya. Ampo ko, Brad. Ampo ko. So akong giampo. Akong gipray. Tandog kayo niya. Hilakan niya, guol kasi sa iyong asawa ba nga. After ato, makita na ako sa katedral everyday nagsimba. Dili siya anak. Ulian siya. Smiling na ngayon. Kaingon ko, tanawara. Huwag iyo po itong ipapawa dito. Unsa, una-una ato niya, unsa man yung matawahan ng mga charismatic, magkani, gibiram ko sa gawas. Pero naninunduman ako. Ako may iyang gis, nasabog yun. I mean, na-disturbo yun ko ba? Kaya magbas-bas mo siya niya, muluhod sa utubangan. Uy, istorya. Niya ikaw ko na mag-lecture ka, niya muluhod sa utubangan. Niya mag-ginuplek, niya siba-simba niya mo. Disturbo yun ka. Pero na ito, na-disturbo ko. Gusto sa Ginoo, ako yung mutabang niya. So, nagin yung mga tao mag-surang-surang niya mo, sister. Ang gusto sa Ginoo, ikaw mutabang niya. Baliha. Ay, gusto mag-isaan ako ito. Ano, nga ako maging ano-ano, bantay. Diyo ka rin. Ipapulis. Okay. Lakin yun, no? Ah, kinikatapusan. Ako nagisulti ganina. Number four. Forgiveness recognizes that bitterness is assuming a right we don't have. Diba, naingon ko ganina?
wala tay katungod na bitter ka. Because ang Ginoo nagingon, ako ray man ni Maus. So, Lord, ako sa gipasaylo. Ngano man, akong giuli ni mo, Lord, ang katungod nga ako'y kuha. Iyo man ako'y katungod mo, dumot, imuro man ay ng ripe. I thought ako, ana. So, ako nang iuli ni mo, Lord. At akong gipasaylo siya. Dili siya lisod mo pasaylo ba yan? Dili yun. Naarap ba tayo una nga? Ha? Forgive and forget. Sana all. I forgive you. Tarang! Nalimot ko. Sa saan mo eh? Sa ganito? Mura pag na-switch ba? Off, off. Hawa na ko kinumdom. Ang forgiveness is not about memory. It is not even about emotion. Forgiveness is a decision that you make. Mo decide ka kay may sugo sa Ginoo. May sulti sa Ginoo. Love. Forgive. Sulti man sa Ginoo. De, ito man ta. Decision na. And decision na to, mo align ang emotion, mo follow ang memory. Kasi nagingon, de, di ko malimot. My favorite, the late Cardinal Vidal. Nagbisita mi niya. Kana New Year, open man ang Archbishop Residence. Alas tres kadlaon, kami naguna. Ah, kami namukaw ni Cardinal. Your Eminence, we are your evangelizers of the Archdiocese of Cebu. Happy New Year! Susin taon si Cardinal, naugli pa kayo. Sige, pakaon, nagputog si Kwati. Well, unsa man ang January 1, kaya ba mo unsa? Gawas ng New Year, unsa man na? Pista sa Titokos, Mary Mother of God. Pista gili. Unsa pa? Unsa pa? World Day of Peace to adlaw sa kalinaw. Pero kaniadto until 1960s, giselebrate na nga pista sa pagtuli ni Jesus. Ang ebanghelyo ana tuli ni Jesus, Lucas 2:21. Ug sa pag-abot na sa adlaw, sa ikawalo ka adlaw nga ihimo sa seremonya sa pagtuli sa bata, ginganlan siya Jesus ang alang nga gisulti sa anghel kang Maria sa wala pa siya gipanamkon. Oh, mao gini gospel kada Enero 1, pagtuli ni Jesus. Kay kanang Enero 1, walo na kaadlaw after December 25 nga mao ihimo sa seremonyas sa pagtuli. Mao ni sugo sa Ginoo, unang gituli si Abraham, edad 99. Ug ang iyang anak pinaangkan nga si Ismael, edad og 13. Oh, Genesis 17 verse 24. Nya man ato? Mahirap pag iusab oi. Kay instead ko kag Happy New Year, mo ni kag Happy Tuli sa Ginoo. Happy Tuli sa Ginoo. Lepa pinaw Happy Tuli sa Ginoo lagi pinaw no. Ingon ni Cardinal Lamo. Adu na lang ako sa kamensahe alang kaninyo. Lining bagong tuig. Pasaylo ka mo. Pero makabatun ka mo kalinaw. Kay kung walay pasaylo, walay kalinaw. Di ba? Kining sunod. Bahala nagdili ka mo makalimot. Pasaylo lang. Pagulat nga matigulang na ka mo. Kay makalimot ra ka mo. Di ba? Sus, di ko malimot ito eh. Simpula ra sa sulti niya. Ano eh? Ako, ay, nakasakan ako. May numdong yun ko niya na. Kanya kay tawahan, tawahan na ta. Masakitan sa yun ko. Pero masigo yun, Lord, ako nag-forgive in your name. Ako nag-forgive, ako nag-forgive. Inigtanaw na ko ni mo. Makahinumdong yun po kasi magibuhat ako. Pero wala na'y sakit. Di pa sa unang itanaw na yun. Masurok. Kaya kung nag-batter. Karun, mga mo na yung makaulaw na ko, mga mo na yung daot na ko, pero wala na'y sakit. Naka-forgive na ko. Kaya ang imong emotion ni alignment, kaya ni decide man ka, dili na siya one shot deal, di kay kausara. Kada huna-huna ni mo, imo ba na, nakasaa, ako naging klasaro, darling, yung mga huna-huna ka sa babae, kalagot, 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 wah, pagiging ka pasailo, sige pa, pasailo po yung ka na ko, pasailo po yung ka. Tapos ito na, luyas, kung ba na yung taon, ay, natiguang naman yung taon, di mga bit, ay, ako ba na, wala, nagyong ka, nagdumot, naibaw ka, nangabit, imo ba na, pero wala na yung, wala na isakit yung kasing-asing. Nakapasaylo na kasi yung bana. Paghuwat na matiguang ka, kay malimot na kaabisan ang ngaan sa imong bana. Kisa ito yung anay mo doon, kisa ito. Oh, so hala, posible mong magpasaylo ta? Posible. Pasaylo ah. Kay gusto ni Lord nga we will walk together ah, in sinodality. So, kisa may waka pa kasana to diha. Nausap mo diha? Nakarelate niya at nga niya sa tubangan ako.
Adi ay? Okay. Sige, padayon ta. O di pagin mo makumbinser, katapusan na lang ni. Di pagin mo makumbinser, wano d'yo kong mahimo ane? Last na lang ni, promise. Onsa may consequences kung magsigid yung kagdumot me. Kasi lang pag dumot, pang imaraot, kapungot, kalagot, kasapot, tanangot, nga nagawot, mauto, tanangot, wala butugot, tabot, onsa may may tabo. De ara. Consequences of bitterness. Mubuga na kagkayo, mura ka ng dragon. Kanang kayo nga, kanabang taong bitter, gawas gina, sinutihan pa imo, blain kayo ba? Basta ang tao ganing apuno sa pagdumot, na, pagkutan ano mo, kung saan rasa ka ni abot, tagana! Ngusom ng katikistaha, oy! Pagkutan ako kung saan rasa abot, ipatagaan mo. Ngusom na siya, ay abot, nagbinupo sa masiguro ang sister, ay. Yara, ha? So, pag-ingon ni Pedro, kapila ba ko mapasaylo sa mga tao nga nakasahan ako? Kapito ba? Yung naging udili, kapito. Kapituan, kapito. 70 times 7 times. Pila man ang 70 times 7, ba? Pila? Dili. 70 times 7 times. That's 490. Ikisa may sige, iha po no. Kanapu na ka kasaha. Napay 480. Mamatay na lang tayo, di ganyan mahuman. Pasabot, why katapusan ang pasaylo? Kaysa mga Hudiyo, katulura kang pasaylo. Pag-ingon ni Pedro, kapito? Puro mag, una-una sa kasi Pedro, ingon ka sa Ginoo ba nga, uy, generous kay ka Pedro, tulura man dapat, unya imog yung 3 times 2 plus 1, very good, Pedro, very good. Kuwang ra ang pito ni Pedro, kapituan, kapito. Pag-ingon sa Ginoo ni Ana, nakakita ang Ginoo, sa konsekwensya kung kita, magdumot, tigni maayo. Una ang Ginoo ni insist yun, forgive kita. Forgive. Hala. Unsa man dai konsekwensya ni? Lima kabuo. Magsugod tas primero. Physical consequences. Isagol nato ang Biblia ani og mga referensya, especially sa medicine. No na libro dere sa medical book, mga doktor kay bawo ang libro ha. Una is chemical balance. Unsa may ingon sa libro nga medical book nga None of These Diseases, Macmillan Spire Books 1968 pages 69 to 72. Mao ni ang mga sakit nag-ingon ang libro sa medicine, ha? Ulcerative colitis, toxic goiters, high blood pressure are only a few of the scores of diseases caused by bitterness. Our resentments call for certain hormones from pituitary, adrenal, thyroid and other glands. Excesses of this can cause diseases in any part of the body. Magdumot na ikuno ka, manggawa sa sakit. Mga sakit. Ha? Thyroid goiter, high blood, o ka ng ulcerative colitis, sabutun sa nang mananapa na. Oh, basta manggawa sa. Nga, yeah, pasumangin lang na ba na ito ng high blood? Baboy! Luya, baboy, eh? Nako, ikaw ilang sa badista, ikaw ka baboy, high blood lagi. Oh! Nagang kay Muslim, ikaw ka baboy mo na, high blood. Luya lagi, baboy. Nga, ito pa sa ilang baboy. Sorry, boy. Na kinsa bang ikit ani mo ngayon kuwag panit sa litson high blood ako di oy ang maka high blood sa litson bukog kanang bukog sa litson bantay kay maka high blood na ano man inikabot ni mo bukog na lang na bilin ano man kung sa din ako may nagpalitin eh oo sabihan na high blood ka kung sa naka high blood ni mo bukog sa litson. Kaya nasuko, mangka. Bisa kung saan pa ni mong lamoy diag. Kung siya tawag na, natambang sa high blood, nasartan. Sana? Napin yung sa? Unloaded po yun, mga high blood rin. Siguro niya. Kaya ba? Sige ka, kilamoy, unloaded po yun. Sige ka ka, suko, high blood, naghihapon ka. Pantay, ha? Nga manggawas di ini mga hormones sa atong lawas nga wala kinahanglana. Nga wala kinahanglana, manggawas na muna, manggawas at ang mga klaseng sakit. So ayaw na yung kasukuha, bantay. Sa ilo. O, oh, ikaduha, number two. Pwede suku, agnaong. Ikaduha, kene, facial features. Pamina mo mga babae, kaya para inyo ni. Siguro sa mga babae, ganangan ganyan, mabata ilang naong. Kanang, unya, magsigampo, ginoo, tagay kong taas ka kinabuhi.
Gusto kag taas kinabuhi unya imong bata normal kana. Imong edad utsinta imong tribe ta. Kay gano man sige gusto sa mga tsinsang so astringent number 1, number 2, number 3, dalasin, saning, laina, placenta, extra der, maxipil, asunting, nalahupak ng mga naong murag sawang na nagluno, naong puti-puti ang murag dasmag sa harina, naong puti-puti ang bukton puti ituma, ang liog itagiptip, puwira saway, puwira saway. Diba mo siya makapadalig, pakunot sa atong naong? Kaya naman siya kagasuko. Kaya magmugot, magkakot, mangunot na! Nama? Refusing to forgive results in physical fatigue and loss of sleep. Di ka katuhog. Unfair kayo na. Siya kagunahuna sa tao nga nakasaan ni mo. Nga siya, wag yun magunahuna ni mo. Kansige ka. Di na makatulog. Insomnia. Di pa makakain. Pas mo. Why ayaw, no? We try to hide our resentments, but they soon they will also be etched in our eyes and facial muscles as permanent reflections of our inward feelings. Muna na ibabaya gini isog, imong badlungon kay musiaw man, mugara man, aing na nako, sister, sister, ang kunot, sister, ang kunot. Ah, muli ano? Oh, bit of bread. Alagay, ah, mag-isog-isog. Sister, ang kunot. Oh, okay, okay, bad. Ay, ganagong muhatag ninyo yung tip kung saan pawaas kunot na walay surgery. Gusto mo? Ah, na-learn ako rin sa mga umigang. Sige, sige. Istorya, gusto na. Tinuod na. Tinuod, oh. Tinuod eh. Ingnan na imong mga kailang babae, Brad. Kana di ay kunong imong naong plansyaho na ni mo ang bugnaw. Bugnaw. Kaya kanang bugnaw, kanang imong naong basta bugnaw ganun, muhugot na siya. Ya, mu-close ang pores, kaya mu-open na siya ganang, mabita na ka na mag-official ka nga, bugahan ka kung siya tawag na, steam, ablim ng pores mo anak, makukuha na yung mga blackheads o mga whiteheads. Kung gusto ka, maklose na, bugnaw. So, karong gabi eh, ang imong luwag, ibutang sa freezer, ha? Ang niya pagkabuntag, ibta, niya iplansa sa imong agtang. Uy, ikaw lang imong bana, no, sa kaday, ang Sabado. Muna nagkatunan ako sa recollection. Ang uban yun kay magbutang og tubig, bugnaw ka ng ice water ba? Ana, bugnaw kayo sa palanggana. Niya ihumol yang naong og 5 minutes right tunga-tunga hala. Utong lang kay malumos sa kadiha ana ana dali. Wala, worthy og gutas panit. Pero musugo na gani ka kasuko, mo balik ka sa ka kunot. So karong December kay bawo na mo kun sa inyong hatag regalo ha? Luwag. Kauban nimo katikista tagaig luwag. Niya ibutang dito sister, for your face only. Kaya ba siya gihukan na ito ginununan? Nigigis yung banal kayo, baho ang mga ginununan dahi. So saay, luwag mo na yung gigamit sa imong anak. Alay, isuwat, isuwat. Ako di ka malimot, isuwat. Kine, kine, kine. Kine, serious na tani, serious na. Bone health. Kana. Kanang, pang, kanang imong bukog ni mo ha, naas Biblia. Sa Leviticus 17, ha, ang kinabuhi nato, las dugo. Ang pabrika sa dugo, mao ning atong bone marrow kanang uyok ba. Kung sa putsiro pa kanang utok-utok sa ilang bukog eh. No, mare uyok. Mera dagay na kolesterol. Oh, karon kana day masuko di ay ka mauga ang imong uyok. Mao ni ingon sa Biblia, Proverbs 17:22. A merry heart works like a medicine, but a broken spirit dries up the bones. Panultihon 14:30. Jealousy rots the bones. Ang kasing-kasing ang malipayon medisina, ang pagdumot makauga sa bukog. Ang kasina makalata sa bukog. Ang sa Biblia may balita no? Cancer ang isulti niya. Basahan na sa Proverbs 40 verse 14:30. Ha? Ang pagkasina sama sa cancer. Yawar Biblia oy, cancer ang isulti. Pagkutanay mo tupad, kumusta ang imong bukog? Sumangin lang na ito, alaksan. Oh. Kaya ini, magkabugan eh. Bisag di pa ka mag-alaksan, kung magsikag dumot, magkabug ng bukog. Muna nga bisag bata-bata pa ka, yadugay ni mong lingkod, inibarog ni mo na yung magkuto-kuto. Na yung maglagaak niya, bang, kakagrakit-sakit niya. Ha?
lagi ni kuto, ayo ina tiguang ka kay mo samot man nagkasakit. Ana na lang, I'm crunchy. Huh? I'm crispy. Ano la gud? Pero kay nagkitkit kag ice cream ba? Ha? Ah, ice cream naman ticharon ni. Crispy. Tinuod ba ay? Dito ko sa Bukidnon, naghatag talk sa usa ka NGO, national sana, non-government organization. Ang ila advocacy ha, organic farming, recollection land. Many years ago. Before sa akong talk, ang ilang regional director mo inisulti. Introduction mo. Sus, ang introduction, purti mataasan, abot mo gusto ka oras. Unya, ang iyang introduction, 10 minutes lagi introduction. Ang 50 minutes, pangaway. Kaaway niya, kanang congressman na to. Kuwana, kanang mayor, kanang lo. Kaya ako kasi tawa na, eh. Palaaway kita ko ba? Okay lang, ako gibawi. The same year, pagka-advent, balik mo ko dito. Maugaya po grupo, ha? Maugaya po ng programa. Nag-una ang ilang director. Ang ilang director na 30 anyos pa kapin, 33 masiguro to. Basta naka-brace na direct, inigli-inigli-ingi na mga ano na yung lawas. Parang nag-robot, ha? Kung ano saan mo na director? Sa Brad, gabukin sa bukog, Brad. Butangan ang brace sa doktor, Brad. Yung kung ano na ako, kaysa pwede mag-gabukan ng palaway, mag-initawa na. Ang bukog. Unang maluoy kasi ng bukog, sister. Tinggi na ito yung mga dumta, ibungulan. B, spiritual. Kaya na, kung saan na spiritual consequence? Inability to love God. Ingon sa sanuan, saan yung pag-igugma sa Diyos na dili makita? Di, gani ka kay gugma si musikataw na di makita. Ngayon mong makita. Makita ni mong isikataw, di ka kay gugma sa Diyos pa ba? So, bisag mo yung kag I love you Lord, yung anak kay dagang kontra, dili ginagugma. O uban, kita sad, ipasaylo ba ako sa Ginoo, no? Pasaylo ako sa mga sala, mayingon nagpasaylo may niya, wa di ay, dudagyo ka. Major hindrances to the spiritual development of others. Ang uban, di lang tamo simba, eh. Ano man, nato silingan ay, so yung simba, o niya nagkikontra, di ka pasaylo. Paparihan niya tanan niya, di lang tanan, eh. Di rin ka kapugong na mga tao, ginunting tanaw na to. Niya mamantay rin sa sayo. Oh, inuod na. Na mahimo na yung tang stumbling block. Mahimo na yung tang hinungdan na dili sila musimba tungod na to. Sunod, emotional. Ini, mas nindot eh. Last three na lang. Emotional. Ibaw ka usan na depression. Mauna'y katapusang ang-ang sa dipa ang tao maghikog. Luya lagi. Kanang ma-depress, nainlain ba yan ang depression? Nainlain nga kaso ba? Kaya ang taong normal, dili pagin gustong mamatay. At to ka sa ospital, magtinga, maganin ang mga, tabaw. Gusto mo isang mabuhi ba? Tabaw. Nais kong mabuhay sa haba ng panahon. Hindi ko kaibaw sa lyrics mo ng tuwong na lang. Ang taong himalat yun gusto mabuhi. Yan ay buhi. Uy, sakit gusto mamatay. Di na normal, uy. Nung inumog mo muriatic acid. Kung si pagtusin mo baba, iniduro. Pero kung mga matay naman ang tanan, paghuwa. Mag-una-una. Dili na normal. Di sa kakabasol sa mga taong depressed ngayon. Ngayon na sila. Usa sa hinungdan ng tao ma-depressed kaya di siya ka-forgive. Nagloom siya ang mga kaligut-gut sa kasing-kasing. Depression is one of the most significant consequences of refusing to forgive the people who wrong us. It requires emotional energy to maintain a grudge. Grudge. Dili garage. Just as we become weary when our physical energy is exhausted, so we become depressed when our emotional energy is exhausted. But other words, maugtas ta. Di lang ka naluya ka physical, kapoy mo na, kanang kaugtas, kaya hasta imo energy, hasta imo water, as in, drain you ka, physical, spiritual energy, depression. Ngano man, unsa may naadiyay, anak? Yara, ngano masuyo pa ang atong spiritual and emotional energy? Matod pa sa mga experts, bitterness,
I forgive you. Thank you, thank you. Okay, paundangon ang yugo. Hapit ako muma, duha na lang. Sige, tanawa ha? Sugsigi kag dumot sa tao, na-connect sa tao, ang tawag na emotional focus. The more ka nga mag-dumot niya, the more kang mapariha sa tao nga imong gidumtan. Wata kayo ba niya na? Naglagot ko niya, mura kag nag-higot ka niya ba? Ni kalunod niya, apel ka kalunod. Matakdan ka, kana. Ang tawag na emotional focus. Hindi ko gana, libakira kayo dako. Libakira kayo dako, kalagot kayo siya, libakira kayo dako. Sunod, si mana, mas libakira pa ka kayo niya. Natakdan ka. Gusto ko matakdan niya, dili. Dili. Pasaylo. Ano yung logic? Forget. Cut na ka. Ayaw na ng emotional energy ni mo, nakafocus ka niya. Maudi ay. Maudi ni sekreto sa mga tao buutan kayo, no? Di kibang dumot. Kaya di ba siya kibang dumot? Di siya matakdan sa mga tao nga dautan. Kaya nang kusugi mo dumot, ang padulungan, anak. Mapariha sa mga tao nga ginumutan. Karo ba mo kaibaw niya, anak? Hello. Sa iluha to, imong ex. Ngayon mo na maghihatag tanan. Kaya nga doon, nasa'yo na ang lahat, minamahal kita ang tapat. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang hatag, pa mo pati itiin? No. Sus, pagkuhan kayo ng ita, managbuwagan man, di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa baka akong kalayari. Nasakit o UTI. Kung sa UTI, umibig tapos iniwan. Ha? Isuwat. Dili ito para imugod, dili pamugos. Oh. Ay, lagdumot-dumot. Okay, sunod. Sulti sa doktor, the same book, medical book ha, Macmillan Publishing. A medical doctor illustrates the mental consequences of holding resentments with this description. The moment I start hating a man, I become his slave. I can't enjoy my work anymore because he controls my thoughts. My resentments produce too many stress hormones in my body and I become fatigued after only a few hours of work. The work I formerly enjoyed is now drudgery. Even vacation ceased to give me pleasure. I can't escape his tyrannical grasp on my mind. When the waiter serves me porterhouse steak, it might as well be stale bread and water. My teeth chew the food and I swallow it, but the man I hate will not permit me to enjoy its taste. Ano mo na? Mo na diya. Lami nang yung pagkaon mo, lami. Na kay pancake, hot cake. Sus, kaya nahinom doon kasi mo kontra. Kalagot. Sus, imo binagi kurus-kurus na niya. Pagkaon niyo, wadyo yung lamay. Ay, mora gapas. Kasi nakakao gapas din eh. Masa ko sa kalami, siya masundaan o niya, makahinom doon ka sa tao ngayon mo gidumtan, why lami? Mawa ang imong appetite. So, di ka ka-enjoy sa imong life. And finally, mga igsoon, ano eh? Proverbs 15:17. Better is a dinner of herbs where love is than a stalled ox and hatred therewith. Baayo pag magkaon lang kung panihapon ako, punos mga sagbot, mga gulay, mga sagbot kaysa karne. Nga pagkauman doon ay pagdumot. Kaya wag ilami ng karne, hana. Katapusan. Multiplying the consequences of bitterness. Unsa may resulta sa bitterness? Kaya balong mataan na, no? Ang gingon sa Bible nga katong nagdumot, nagsimbag mga Diyos-Diyos, ang tunglo nga to sa ikatulo, nga to sa ikaupat nga henerasyon, nga, medically, naamagin na, kaliwat ni mong mga cancer, mga down sa immune generation, madala, kaliwat ni mong mga diabetic, mga high blood, anak-anan, mga astabisyo, kaliwat pala hubog, kaliwat mga kinabitay, ano ba? Unsa mahinungdan nga maka mapass on sa next generation ni mo? Daghan. Usa ni ana, bitterness. Kay kung bitter ka sa katao, mapariha man kasi imong gidumtan mo nang gigon dito, no? Mapariha man ka. So example ha, example. Kani. Imong mama magpapa, strict kayo. Kinatsila kay style ba? Di ka gikan. Practice mig sayo mo kay tubag-tubag ra ba? Ikaw tubag-tubag ka. Ha? Ligon ka nagbukog. Balian ka karon ako buhingo at kagiporon. Kasi ko yung mo, kinsa? Tupag pa ako. Sabi ka mo, tupag mo. Tugol ka.
Intaw sa bata gagay katubagon dili. Maglibog to ba? So ang bata mingon, I hate you. Di ko ganahan mo, ma, di ko ganahan pa. So pag yun, I hate you. Then, unsay mga weakness, unsay sakit na yan, us posible nga maiya. One of the vehicles mo. Pero may said, nanagani ko pamilya, di ko mungupian ninyo. Usbon ako ni style na ko. So toon mo, naminiyo siya, nanay mga anak. Adi, ganyan pagkitaon niyang anak. Pasakit, mahala ko sa orasa mo muli. Libre mo. So sa mga anak, lagi ko, unsam na ako mga magpapa. Ay, muro manig. Di ba siguro ko anak, sinag ko, pero man siguro ko. Kung di ba ko pagkitaon, ang ako magkauban, kipagita silang mama, silang papa, siya, warag yun. Lagod, I hate you, I hate you. So, sa laing paagi, naagya po ng hatred ya, sa imong anak ni mo, napasanasad. Sunod na sad, maugya po ng cycle, daily ma-break. So, gusto ta nga, makat na siya, forgive your parents. Kung sa may sa si mong mamagpapa, pasaylo ah. Para nga, kung sa may mga dili ang ngay mapasa, dili good na tumada. Muna, mga ison ko, akong i-forgive, ako mag-inikanan, maayo man sila, pero naalagi nila yung mga patutuo ba? Grabe yun. Ako lang i-forgive parang dili maabot sa akong generation. Daghan ba akong anak? Walo kabuok. Dagko na. 16 ang kamanghuran, 33 ang kamagwangan. Kanang walo na ko kaanak, sigurado ko ako ra'y amahan anak tanan. Sigurado ay wana. Oh. May kalainan ang biology o sociology. Kung ang bata liwat sa amahan, biology. Kung ang mga bata liwat sa silingan, sociology. Kay naakay kasosyo. Kaya sonan, journey together. Kung naatay kauban nga na-depressed, tabangan na itong ampo. Ayaw i-condemn kay waka kay bawo kung sinagyan na niya. Pag-abot sa pandemic, ang among mga youth nga gifted gayo, akong i-challenge. Kung sa may mahimo ninyo to evangelize, ini panahon karon. So naghimo sila something. Nadala na ko sa Papua New Guinea, kini ilang video, naabot na ni Amerika, bisag asa, o daghan ka ayo maghihikog na na nakakita sa ilang video, na blessed. Ako ipakita ninyo ni karon. Okay? Gama ni, hinimo ni sa ako mga batanon, Young Gideon's Ministry. Ang ilang head sa una, nga karon head sa among community, suicidal. Kay gamay pa siya, ibiyaan siyang mama, diha pa siyang kuna. Sigsig hilak. Kaila siyang mama niya, graduate siya college. To anis bakulod yung mama. So imagine ang hatred yung heart. Unya nagdako siya sa lula, unya iyang papa, adik-adik, ano bitaw? Pero karon mawi head sa among community. Blessed kay siya. So, napo din niya akong duha ka anak. So mga kaigsunan ko, ako ipakita ninyo nga kita mo kung kabataan sa dire, no? Pero di kayo daghan, ubay-ubay, gino. Let's support our young people. Tagaang ginato silang priority. Kami nga mga idaran, paluyo nami. Abante mga batanon inyo na rong panahon. Human nami. No? In 2 years time, senior na ko. Mamimbro na ko sa Club 20. 20% discount. Pero at least, no? 42 katuig na ko nagsangyaw. 16 pa akong edad. Preacher na ko. Abot kong Cebu, 17. Abot kong Mindanao. Grabing akong taktag Mindanao. 42 years na. 16 pa ko akong edad. So I'm 58 now. So, kadi ma-imagine mo kadaghan na akong anak, no? Walo ka buo. 2 years from now, Club 20 na ko. So, muna may isoon. Mauna mong gina eh. So, malipay kong kitag na yung mga batanon nga nag-servisyo sa Ginoo. Ato silang suportaan. Ato silang iampo. Kaya kini mga batanon, wala ba ni mga kwarta? Taga-artog liti. Muna kini mga batanon, ganaman ni mukhaon, taga-artog snacks. Para madasig. Amen? Okay, larga. Are you ready? Human ani mag-ampo taga diot gamay nga reflection. It is dark. It is chaos. I am hopeless. I have no escape. I'm helpless. I'm in the midst of darkness. And no matter how I tried, can't find my happiness. I'm in the midst of confusion and chaos. I shut down every people I come across. I cannot escape from the reality that depression is really killing me. I thought God is the best, but why do I feel so hopeless? I was emotionally abused.
they told me I have no use. May gamit ka anak! Inutin! May pagdi ikaw ang anak! I achieved all these accomplishments, but better than the death of my parents. I just wanted to be a good mother, but my child is now on the ground, being covered. I thought I was enough, but nobody makes me feel loved. Tatutura? Ha! Kabama pumino, eh! I'm done! I'm tired! I don't have the reason to live anymore! The world would be happy without me! Please don't kill yourself. I am talking to you, and I don't pretend to know everything that you've been through. Kung masakit ang kakaroon, please know that it's the same thing I went through. Huwag ko kahibaya sa mong storya, pero kahibaya ko na ikaw ay pagpapariha. I was 16 when I tried to pull the trigger. My heart was heavy, but I know it wasn't the answer. But the voice of my depression became more louder and louder. Just like you, tagal ko tumatama. And yes, I came to God. Hindi tumod niya nag-ampo ko. Hindi tumod, lumutana ko kung ano. Why did we allow everything to be like this? Nanong iyan, kuha ko ang mga ginitanan. Nanong nakuha na may ganahan. Nanong ang tanaw sa mga tao na kung ano'y padulman. So again, I threw out the gun. I was crying like a baby and I told myself, I am ready. I am not. You know you want to kill yourself and you're so close to this, but I want you to know that God wants to meet you in the middle of your hopelessness. Bawat sa Diyos, mahatagan ka, ugbalan pagawa sa ining pagduha-duha. Huwag ang pingag sa kagubot na hindi mo nagpalibot. Andam ang Ginoo na hawasong ka. Ang kalibot din iya sa Ginoo, kundi ligikan sa Yahwa na gusto kang maimpin mo. God wants to silence the noise and brings peace to you. And I promise, if you just ask Him, He'll see you through. Let me pick you up if you want to. You're not alone. You've got a friend in me. You've got better days ahead of you. I just pray that you begin to see. Know that everything that the devil gave to you, He wants you to replay. But everything the devil took from you, God wants to replace. Don't do it. Please don't take your life. Just take my hand and we'll make this right. If you think you're alone in this fight, you've been lied to. That depression came after me and I nearly died too. Nagtuwa ko, lang pagbagto sa aking kinabuhi ang tubag pero dili. Huwag ka rin sutihan kita. Barang bigsaan ko, huwag sa kanyang hilat man sa sunod nila kahibaw ka na may nagsakto. Pinahuna ang imong pamilya. Pinahuna ang imong kagalingan. Don't kill yourself. Please don't. Whatever you are facing, God will see you through. Please listen to His voice. You can choose life or you can get drowned by the noise. Remember, when your neck isn't assured, don't hang it. Your wrists are in paper, don't cut it. Your heart is in a door, so don't lock it. Your life is in a film, so don't end it. Please don't do it. Hindi mo para sa mong pamilya. Buhata para sa mong kapalingon. 2020 has been so hard for all of us. We experienced heartbreak. We lost someone. And we almost lost over the enemy when we tried to entertain our anxieties. We thought that we can never get back up again. So to all people who have been aching, please do me a favor. Say goodbye to where you've been, but God gave us this time to reflect and to reconnect. To reconnect with our family, and most especially, to reconnect with Him, our Lord. Daghan kayo mahimo ang mga batan-on, no? Kung natos na tagag-chance. So, walay gap, we journey together, batan-on, idaran, babae, lalaki, unsa pa yung gender, sexual orientation, we journey together because we are one church. Mauni ang damugo sa atong Santo Papa, matod pa itong professor sa Bukidnon. Pope Francis is a very brave pope. Ingin siya. Siya ra'y sa Santo Papa nga naka
naka-apply gyud unsay gisulti sa Vatican II ba? Anong nangahas gyud ba? So with this, I think and I believe that this is the work of the Holy Spirit para kanatong tanan. So let us thank the Lord at pasalamatan na Ginoo na ining kaygayunan. Just be on your seat, lingkod og tarong, ug ampo ta. Sa ngalan sa Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Pingon kadiyot atong mga mata and deep inside, let us show as our prayer. We pray for a more vibrant synodal church in our parish, especially sa Archdiocese of Cebu, nga hapit na gid kita mabahin sa tulo ka diocese. And we pray nga inikabahin niini maayo ra ang transition. Ang mga Cebuano makadawat niini nga tulo na unya tapuhon ka Archdiocese. Usa ka Archdiocese ug duha ka suffragan. And we have to accept kailangan kitang magbuwag aron kita mas epektibo ug musanay. Heavenly Father, thank you for this opportunity. Thank you for everyone who is present tonight. Pray that you will keep an eye on us so that we will reach our homes in good shape. Bless us. Bless our coming in and going out. Bless the source of our supply. Bless our business and our work. Studies, alang sa mga batanon nga niya din. Bless the ministries, Lord, sa simbahan, sa parokya. I-bless ang among mga kaparian. I-bless ang tanang lumilihok sa simbahan. I-bless kaming tanan. And with our families that are not with us right now, we extend also the blessing. And we decide to forgive everyone. Those who had hurt us, offended us, thought, said, and planned evil against us. We pray that you will forgive them, Lord, and bless them. Father, this we pray to you. Thank you for in faith, believing that this prayer is good as answered, because we pray and we ask in the mighty name of Jesus Christ, our Savior, our Lord, our God, our friend, our Master, our teacher, and our brother. Amen.